Well, mga kapopong. Kumusta? Well, take note mga kapopong ha, na even though pag-uusapan natin ng North Korea, ay actually hindi ito kaduktong ng ating military series at wala itong kinalaman doon. Yes mga kapopong, dahil ang focus ng topic natin ngayon ay patungkol sa update at totoong kwento sa mga pleasure squad ng North Korea. O sa madaling salita, ay patungkol sa pinakamagagandang babae sa North Korea na ang trabaho naman paligayahin ang ilan sa mga lalaki sa Kim Dynasty. Well, actually sobrang dami kong ipapaliwanag, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Actually, kapag itatype mo kasi sa internet ang mga salitang Pleasure Squad of North Korea, ay mag-expect ka na ang karamihan sa mga information na matatagpuan mo dito ay patungkol lagi dito sa pagpapaligayang ginagawa ng mga babaeng North Koreans dito sa tatay ni Kim Jong-un. So, balit base naman sa aking masusing pagre-research, ay actually hindi naman talaga 100% na pagpapaligaya lamang ang trabaho nitong mga nagagandahang babae nito sa North Korea. Anyway, ganito kasi yan at makinig ka mabuti. Yes, mga kapopong, totoo talaga at talagang nag-i-exist talaga ang mga pleasure squad na ito sa North Korea, na itong mga pleasure squad naman na ito ay binubuo ng pinakamagagandang babae meron sa North Korea. Pero ang tanong, papaano nga ba pinipili itong mga nagagandahang babae na ito? Well, para uli sa mga hindi nakakaalam, ay actually nasa high school pa lang kasi ang isang babaeng North Korean, at kung meron talaga siyang mukha at katawan na sobrang ganda, at totoong kahit hindi academically na matalino itong babae na ito, ay kahit hindi na niya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral magkakaroon na agad siya ng trabaho under sa pamamahalan ng pamilyang Kim. At ang magiging trabaho lang niya ay maging isang pleasure squad. Pero isang mabilisang trivia muna mga kapopong ha? Well, dati kasi ay kapag sinabi ang isang babae miyembro ng pleasure squad ng North Korea, ay ang ibig sabihin lang nito noon isang grupo ng mga babaeng North Korean na nagpe-perform sa mga top officials ng North Korea sa pamamagitan ng pagkanta at ng pagsayaw. Subalit yun nga lang, dahil kasi dito sa kwento ni Han Seo-hui na isang mismong dating pleasure squad sa North Korea, at dahil rin dito sa mga impormasyon galing dito sa babaeng si Kahiva, ay dito ay binanggit nila na sobrang naging negatibo na lang ang tingin ng mga tao dito sa mga pleasure squad ng North Korea dahil dito sa tatay ni Kim Jong-un. At sa madaling paliwanag, ay sa buong pamilyang Kim sa North Korea itong tatay ni Kim Jong-un ang pinaka-playboy. Na sa mga hindi uli nakakaalam, ay actually anak naman talaga sa labas itong si Kim Jong-un at itong kanyang kapatid na babae na si Kim Yo-jong. Yes mga kapopong, hindi sila ang first family ng kanilang tatay. At upang mapasakamay nga ni Kim Jong-un ng tuluyan ng kapangyarihan sa North Korea, once ang kanilang tatay sumakabilang buhay na, ay dito ay nagawa ni Kim Jong-un na ipatarget itong kanyang sariling half-brother. At ito rin ay upang tuluyan na wala nang makaagaw ng kanyang pwesto bilang supreme leader ng North Korea. Anyway, gagawin ko na lang ng separate video ang patungkol dyan upang mas maidetalye ko pa. At bumalik na ulit tayo dito sa mga pleasure squad ng North Korea. Actually, ang trabaho lang talaga dapat ng mga pleasure squad sa North Korea magbigay aliw sa mga top officials doon. So, balit since hindi nakapagpigil itong tatay ni Kim Jong-un, ay dito ay totoong ang halos lahat ng mga babaeng pinili niya totoong nagkaroon ng literal na trabaho bilang pleasure squad. Yes mga kapopong, literally Pleasure Squad. Well, alam niyo naman siguro ang aking tinutukoy patungkol dito. Na kung ano man ang ipagawa ng tatay ni Kim Jong-un dito sa mga babaeng ito, ay ora mismo kailangan nilang sumunod. At kung tumanggi o hindi naman sila sumunod, ay dito ay pwede silang makulong o posible rin na ito ang maging dahilan ng kanilang pagkasakabilang buhay. Na ang mas malupit dito, ay gagawin pa ang pagkuha sa kanilang buhay sa harap ng maraming tao at sa harap ng kanilang pamilya. At ito rin ay upang iparating sa mga tao sa North Korea na ganito rin ang kanilang sasapitin kung hindi sila sumunod sa mga utos ng tatay ni Kim Jong-un. Well, sa madaling kwento, ay totoong maliban o bukod dito sa family tree ni Kim Jong-un na ito, ay marami pa talagang anak itong tatay ni Kim Jong-un. Pero after naman maanakan ng tatay ni Kim Jong-un itong kanyang mga pleasure squad, ay automatic na pababayaan at hindi niya ituturing na mga anak yung mga naging anak niya doon sa kanyang mga pleasure squad. At ang mga anak lamang na kanyang tinuturing o yung kanyang mga anak na kanyang kinikilala, ay
ay yung mga anak niya doon sa mga babaeng matalino o yung mga babaeng nakapagtapos sa pag-aaral sa North Korea. Well, isa na nga itong si Kim Jong-un doon. At since favorite na anak itong si Kim Jong-un dahil pagkabata pa lang nito nagpapakita na siya ng interest na maging isang leader sa hinaharap. Ay alam niyo ba na pati itong si Kim Jong-un napabalita na niregaluhan ng kanyang tatay ng mga babaeng pleasure squad? Yes mga kapopong, yung grupo ng mga babae nga. Actually mga kapopong, hindi ko talaga alam kung ano nga ba talaga ang balak nitong tatay ni Kim Jong-un na pati itong anak niya niregaluhan niya ng mga babae. Pero alam niyo ba ang ginawa ni Kim Jong-un dito sa mga babaeng ito? Actually, inaccept o tinanggap naman niya itong regalo ng kanyang tatay. Subalit, sa rami ng mga nagagandahang babae na ito, ay alam niyo ba na mayroong nag-iisang babae na sobrang kinagiliwan ni Kim Jong-un? And yes, mga kapopong, tama nga ngayong nasa isipan. At ito nga ay walang iba kundi itong babaeng mayroong pangalang Risoljo na ngayon naman asawa na ni Kim Jong-un. Pero wait mga kapopong, ito pa ang sobrang lupit na kwento patungkol dyan. Alam niyo ba noong mga panahon na girlfriend pa lamang ni Kim Jong-un itong si Risoljo, ay alam niyo ba na nagsumbong itong si Risoljo dito kay Kim Jong-un at sinabing ang tiyuhin raw ni Kim Jong-un na si Jang Seong-taek o itong lalaki na ito na tiyuhin rin ni Kim Jong-un na may position rin sa gobyerno sa North Korea ay lihim raw na pinopormahan daw itong girlfriend ni Kim Jong-un. And another trivia mga kapopong ha, na ito kasing tiyuhin ni Kim Jong-un isa rin sa mga playboy sa North Korea. At since ipinangako ni Kim Jong-un sa kanyang sarili na hindi siya magiging playboy tulad ng kanyang tatay at ng kanyang tiyuhin, na ito lang talagang si Risoljo ang kanyang mamahalin at gagawing asawa, ay dito ay noong naging supreme leader naman itong si Kim Jong-un ng North Korea gumawa siya ng paraan upang makasuhan ng kanyang tiyuhin ng treason o pagtataksil sa bayan upang magalit din ang mga tao sa North Korea at mahatulan ito ng kamatayan. At ang end up nga si Kim Jong-un na mismo ang humatol ng kamatayan dito sa kanyang tiyuhin na pinopormahan ng kanyang girlfriend noon na si Risoljo. Well, dito mo talaga malalaman kung gaano kasamang tao itong si Kim Jong-un. Nabiruin mo naman na ang dalawa sa kanyang sariling pamilya ay siya ang naging dahilan sa kung bakit sumakabilang buhay agad ang mga ito. Masakit man pero pinilit pa rin gawin ni Kim Jong-un ito para sa kanyang pangsariling interest na maging isang supreme leader hanggang siya ay nabubuhay. Ay, nako po Kim Jong-un. Well, kayo mga kapapang, ano masasabi nyo dito kay Kim Jong-un? Well, siyempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Teapot!